Minsan pa po, magandang umaga at welcome po sa ating programa, My Morning Mana with Pastor OG. At kung handa na po kayo, ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga Hebreo, Hebrews chapter 11, verses 8 hanggang 16 po. Hebrews chapter 11, verse 8 hanggang 16. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya at tumayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tulda kasama nina Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod, na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak. Sapagkat nanalig siya sa Diyos, nanalig siya ng tapat, natapat ang nangako. Kaya't sa taong na ituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay at may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilalas nilang siya'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakikilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naaalala nila ay ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi ikinakahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. Pag-uusapan po natin ngayon ang between now and then. Napakagandang pag-uusapan si Abraham. Gayong si Abraham po ay namuhay ng may kabanalan, may takot sa Diyos at sumusunod sa sabi ng Panginoon na, Abraham, umalis ka sa lungsod mo. Hindi niya po alam kung saan siya pupunta, hindi niya po alam. Hindi po siya sure kung saan. Basta susunod lang po siya sa boses o sa utos ng ating Panginoon. At ating pong nakikita na ang pangakong ito ay hindi lang po hanggang sa physical lang na aspeto, ngunit hanggang sa spiritual. Hindi nila nakikita, subalit sila ay naniniwala. Gayon din po ang promise ng eternity para sa atin. Yung promise ng langit po. Minsan nawawala na tayo ng pag-asa patungkol sa langit na pangako ng ating Panginoon. At ang iba po ay nawawala na ng excitement sa paglilingkod sa Diyos. Pero kung maintindihan po natin ang pangako ng Diyos patungkol po sa langit, ay inyo pong makikita kung gaano po kaganda ang pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. Ang langit na inihanda niya para sa atin. Isang syudad na hindi tao ang nagtatayo, bagkus Diyos. Si Abraham po ay naniwala sa Diyos. Si Abraham po ay nanalig sa Diyos. Maaaring hindi niya nakamtan ang pangako ng Diyos, ngunit natanaw niya mula sa malayo ang pangakong ito, mga kapatid. Nakikita niya ang pangako ng Diyos. At dahil doon, siya ay buong pusong sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. His promise is not just now, but in eternity. Ang tanong po ngayon sa buhay natin ay ganito. What are you expecting for eternity? Hindi po question pala na saan may eternidad ba ako o wala. Ang tanong is, where do you spend your eternity? Hindi po question kung meron ba tayong eternity. Meron po talaga yan. But the question is, saan ba natin igugugol ang ating eternity? In heaven or in hell? Kaya po, what are we doing between now and our eternity? Ano ba ang ginagawa natin between now and then? Yung time sa eternity. What is our preparation for that eternity that the Lord has promised?
Kailangan natin i-consider mga bagay na yun at itanong din natin sa ating sarili. Between now and then, ano kaya? Ano kaya ang pwede kong maging contribution? Ano kaya ang pwede kong gawin? Am I living a holy life? Am I living well-pleasing before the Lord? Yan po yung mga tanong na dapat din po nating bigyang pansin. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod at ilang mga katotohanan po ang aking bamanggitin sa inyo ngayon. Isa po na katotohanan na akin pong naintindihan dito is the past has gone, the future is uncertain, but the promise of eternity is sure. Ang nakaraan mga kapatid ay tapos na yon. Wala ka nang magagawa dun sa nakaraan. Hindi mo na pwedeng balikan at sabihin, kung makabalik lang ako sa nakaraan, meron akong ayusin sa buhay ko. No. It is just part of your experience. You cannot change everything in the past. What you can do is now. Ano yung magagawa mo ngayon? At sinabi ko dito, the future is uncertain. Hindi mo pa sure yung future mo. But remember this. The promise of eternal or eternity is sure. Yun po yung sigurado tayo. Pero kung hindi natin ayusin ang takbo ng buhay natin ngayon, never expect good things in the future. Never expect eternity, good things in your eternity. Even though this is for sure. Another point po, the question to be asked is what we have done between now and then. Yun po yung tanong na dapat nating bigyan pansin. Ano po ba ang ginagawa natin sa ating sarili between now and then? Yung gitna po niya, no? Ang ngayon at sa darating na mga panahon, which is the future, which is the eternity that the Lord has promised for us. So my suggestion is so simple. Do the best between now and then. Do the best that you can. You cannot change the future, the past. You cannot do anything with your past. Wala ka na magagawa sa nakaraan mo. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ano lang kailangan natin gawin dun? Tanggapin. Ang kailangan natin gawin sa ngayon ay baguhin natin ang ating direksyon. Baguhin natin ang buhay natin. Ayusin natin. Kung mayroon ka pang kasalanan na tinatago sa sarili o sa puso mo, just repent. Magsisi tayo dahil ang kaharian ng Diyos ay nandito na. The kingdom of God is at hand. It's all only waiting for those people who are willing to accept the plan of salvation that the Lord have set before His children. Another point po, na gusto ko rin banggitin, you cannot change your future if you will not change your direction here and now. Huwag mong isipin na mabago mo yung future natin kung hindi natin babaguhin ang ating direction ngayon. Oo, you cannot change your future overnight. Bakit? Future is too long and even eternity is too long. But what you can do is you can change your direction now. If your direction now will lead you going to hell, no? Kung halimbawa ang direction na ginagawa mo ngayon ay papunta sa impyerno, why continue to be in that direction? Change your direction. Change to the direction that the Lord have set before you. Another point na gusto kong tingnan ninyo is God is waiting for us to decide here and now. God is a God of second chances. Hindi pa po huli ang panahon para magdesisyon na tanggapin siya sa buhay natin. At kung tayo naman po ay naglilingkod na sa Diyos, what have you done with your life now and between now and then? Ano bang ginagawa natin ngayon? Do we do the best that we can for the glory of God? Ginagawa man natin yung pinakan mabuti sa harapan ng Panginoon? For time and eternity, Jesus is all we need. And Jesus is all we need. At totoo po yan sa buhay natin. Who we are without Jesus? You cannot do it by yourself. The things that you have done now and then the future, hindi mo po kayang baguhin sa sarili lang, no? Sa sariling kakayanan. We need Jesus. Kaya nga sabi ni Jim Rohn, we need some help. Sabi niya, the Lord will grow the plant if you give time to plant the seed. Ibig niya sabihin, anong patutubuin ng Diyos kung wala din tayong itatanim? But we need help. God is with us. We have to do our action and God will do His part. Do the best what you can. Kaya nga,
Sabi ng madalasan ni rin, do your best and God will do the rest. Tama po ba? But I have another quotation. Do the best what you can and God will do the thing that you can't. Ibig sabihin, yung hindi mo kayang gawin, gagawin yun ng Diyos. If you will just take time to do the best that you can. Church, between now and then, what you have done. For me, I am dedicated to give my life full to His service at ibigay sa ating Panginoon ang mga bagay na ito. And I am determined to do the best that I can for the glory of God. God bless po.